So yun nga guys, good morning, kagagising ko lang. So vlog ko today is magwa-washing ako ng motor, which is yung aking Mio. So tara, samahan niyo ako. Sa paglilinis po ng aking motor is, ginagamitan ko po ito ng surf powder, towel, and syempre hindi mawawala po ang ating tubig. So ito po yung motor na aking lilinisan. So kung mapapansin po natin, napakarumi niya po. So sa may bandang seat niya po is napaka-alikabok. Then dito naman po sa may bandang baba, sa may gulong is makikita po natin is napaka-rumi po. So ganun din po sa harapan niya. So pag ginanon mo po yung kamay mo, pag hinawakan mo din, ganyan mo po is makikita mo po yung permanent na kulay niya dahil sa kapal ng alikabok. So tara, ano pa ang gagawin natin? Siyempre, kailangan na natin siyang linisin. So yun nga guys, first step na ginagawa ko po sa paglilinis is minimix ko po yung surf powder sa tubig. So buong surf powder na lang po yung aking nilagay. Then, minimix ko po siya. So, after ko i-mix po ito mamaya is, ini-next ko po is, kailangan po nating basahin na po yung Mio. So, which is gagamitin po siya ng faucet or yung spray power. Guys, after natin siya mabasa is gagamitan na natin siya ng towel with soap. So ito po is nililinisan ko na po para matanggal po yung mga alikabok na nakita po natin kanina. So paglilinis po is hindi po dapat masyadong matiin para hindi magasgas tong motor mo. So kahit na sabihin mong using this soft na towel, hindi mo pa rin masasabi na hindi yan magagasgas kasi meron pa rin pong maliliit na parang bato dito. Kung mapapansin po natin sa may bandang alikabok kanina is meron po kasi yung mga kumakapit na maliliit na bato. So malay po natin, hindi pa po kasi natatanggal yun kahit na binasa po na natin. After po sa may pot niya po, next naman is sa may gulong tayo. So itong part na po na to is yung pinakahit po po, which is palagi po kasi nakukulong kamay ko dito.
niya, guys. So, after dun sa front part na gulong, next natin is itong likod na parte sa may gulong. Then, dito sa may palm belt niya, dito sa may takip niya. Then, next is dito rin. Tapos ko po linisin to. Next is, babalawan na natin siya. So, gagamitin po natin itong spray na to. Then, after ma-spray yan, so, kailangan na natin po siyang pamagalin. So, using towel, mamaya. So, abang-abang na lang po sa outcome. Yun guys, after natin na siyang malinisan, ngayon naman is, babalawan na natin siya ng tubig using the spray. Para matanggal na lahat ng sabon na ginamit natin. So, yun guys, tapos na tayong maglinis ng ating motor. So, mapapansin po natin is, kanina, bago natin siya linisin, is napakalikabok niya. So, yung outcome po ng ating paglilinis is, makikita po natin na ibang-iba na ngayon dahil sa paglilinis natin na ginawa. So, yun nga guys, dito na lang po magtatapos ang aking video. So, I hope nag-enjoy po kayo. Kung nag-enjoy po kayo, so please like, share, and subscribe to my channel. And don't forget to click the notification bell para updated po kayo lagi sa aking video. So, thank you guys!